So yun nga mga Koragon, medyo tayo tagal lang sa pag-upload ng video. So siyempre alam nyo na hindi kasi tayo basta-basta nakakapag-edit ng video. Dahil hindi lang naman kasi ang pag-edit ang ating mga ginagawa. Dahil mayroon din tayong ginagawa at ginagampanan sa pang-araw-araw. Hindi lang sa pagbablog, hindi lang sa pagbibigay ng kaalaman sa larangan na pangustraksyon, kundi marami pang iba. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. So dahil part 21 na tayo dito sa ating ginagawang Bungalow House. So ito na, magbibigay na naman tayo ng kunting kaalaman at kunting idea sa ating paggagawa ng railing design. Hindi naman perfecto yung pagkagagawa natin, pero may matututunan kayo dito sa ating ginagawang railing design dito sa ating terrace. Shout out kay Glenn Serafico Duran. Bago tayo magpatuloy, shout out muna kay Kalamasbad Hinay. Hinay-hinay lang, arot. Dati natin tong kasamahan sa construction. Ayan, shout out sa iyo, Masbad. So sa mga dati ko palang kasamahan sa mga construction, sa mga nakakakilala sa akin, ayan, shout out sa inyong lahat. At palagi kayong mag-iingat sa kanya-kanyang trabaho. So dito, gumamit pala tayo na 2x3 na square tube. Ito yung ginamit natin na pang frame dito sa ating ginagawang railing design. At gumamit tayo dyan na 2x1 na tubular. At syempre, hindi gaganda yung ating ginagawa kung walang 1x1 na tubular. So dito, simple lang yung ating design pero mabusisi lang kasi. Yung tipong pag tiningnan mo lang siya, parang napakabilis lang ikabit. Pero pag inactual mo na, ginawa mo na, dun ka na mapasabing ang dami kasing design. At napakabusisi pala dahil sukat dito, sukat doon para makuha mo lang yung pinakatamang sukat niya. So dito gumamit tayo dito ng cylindrical. So tatlong cylindrical ang gagamitin natin dyan para sa ating gagawing pintuan or gate. So ang sukat pala lang ating gagawin na gate dyan or pintuan na 1 meter centimeter. So dito ginagawa ko muna yung frame. Siyempre i-squaralin natin yan bago natin i-sit up. Kabilaan yung sukat natin. Pagkatapos kasi natin i-sit up, siyempre sukatin natin ng pa-X. Kasi doon natin malalaman kung parehas yung sukat niya, kanto to kanto. Pagkatapos siyempre i-squaralin pa natin yan para malaman natin yung pinaka-sukat talaga. At siyempre ipapacheck natin yan sa ating repair. Dahil hindi man natin aminin, nagkakamali pa rin tayo. Dahil ako kasi pag gumagawa ko, sinisigurado ko talagang nasa eskwala. Kasi mahirap kasi pag na-fix mo na, naikabit mo na, tapos wala pa nasa eskwala. So napakahirap kasi babakbak ka na naman ulit. So tayo, syempre, i-eskwalain ko hindi lang isang side, kundi dalawang side, tatlo or apat na side. At pagkatapos, sukatin pa natin yan ng pa-X. Kasi doon natin makikita kung yung sukat ba at yung haba ay parehas. Pag nakuha na natin yung tamang sukat, ilagay na natin yung mga design. So tulad ng inyong nakikita, yan, nilagay natin yung design niya. At naglagay rin tayo dyan ng stopper or brace para sa magiging lapad lang na magiging nosing niya, kasi magkakaroon tayo dyan ng kunting nosing dito sa may ating ginagawang pintuan or frim ng ating gate. Kasi yung nilagay natin dyan na design, 1x2. Kaya yung frim naman natin, 2x3. Kaya kumbaga magkaiba yung lapad. Kaya ang ginagawa ko, ginigitna ko yan para parehas yung ating allowance to allowance. So dito ay kinabit na pala natin yung ating gate or pintuan. Dahil dito ko lang ilalagay lahat ng mga design. Dahil dito ko lang ilalagay yung 1x1 at 2x1 na design para sabay-sabay na sila lahat. So yun mga Koragon, bali sinitap na lang muna natin bago natin ito yung mga ipo-full weight kasi marami pa tayong kulang dito yung mga design. So sinitap muna natin. Ayan. Bukas niya ng pulwidan pagkatapos natin nakabit lahat-lahat. Pulwidan natin ito. So bali open pa dito, maglagay pa tayo dyan ng isang 2x3 na angle bar, tubular. Tapos ito yan. Alright, tatanggalin pa natin ito. Tanggal yan. Pagkatapos pala natin na i-set up yung gate, ay sinunod naman natin tong design dito sa may katabi nung nilagay natin na gate. Para pag nilagay ko kasi yung mga 2x1 at 1x1, isang designan lang yung ilalagay natin. Kumbaga isahan lang sukatin natin sabay-sabay para kasi diyan kasi pinasukat ko na sa kanya lahat, tapos pinatabas ko na lahat para salpak na lang tayo ng salpak. At kung mayroon nang babawasin tayo, mabawas agad natin. Dahil mahirap kasi pag puputulin mo lang, pas pakaputol mo, ay kakabit mo, tapos putol-kabit, napakahirap yung kailangan. Lahat na lang natin i-set up muna. So pag na-set up na natin lahat ng mga design at lahat ng mga naka-vertical na design,
So pupuloy din natin sila lahat, sabay-sabay na rin. So hindi ibig sabihin na sabay-sabay na pupuloy din ko, kumbaga pakapuloy din ko ng isa, isa na malilipat tayo. So ganun gagawin natin. So kaya sinisitap ko lang muna lahat para sa makita na yung pinaka-design niya. Yung space pala ng ating design or luwang, kasing sukat lang ng 1x2 na tubular. So makikita nyo may naka-stopper tayo dyan na tubular na 1x2. So yung pinaka, kumbaga pinakaluwang niya, para pare-parehas yung distansya ng ating design or distansya ng ating pagkagawa. So ibig sabihin, para hindi masagwang tingnan, dahil kung anong sukat ng ating design, ganun din yung sukat ng ating luwang ng ating naka-open. Dahil bago ko kasi yan sinitap, dinivide-divide ko muna siya kung ilan yung kalalabasan ng ating magiging design, ilang piraso magiging vertical niya, at kung kaya ba sa ganitong style ng paggawa natin. So kaya pinag-isipan natin yan ng maayos bago natin kinabit, para hindi tayo paulit-ulit na trabaho kung sakali man magka-diferensya, hindi tayo paulit-ulit. Tsaka hindi agad natin niya na pinapull with, para siguradong kung mayroon man tayo magka-diferensya niya na isa o kaya dalawa, tatlo, kaya agad natin repairin. Hindi tayo mahihirapan naka-grind, kasi mahirap mag-grind kapag naka-pull with na. So dito sa part na to, sinitap ko na siya lahat. Yan, kung mapansin nyo, lahat ko na siya sinisitap, kasi yun nga, pinatabasan natin lahat sa ating helper para kumbaga kasalan tayo ng kasa, para mas mabilis yung pagkabit natin. Kung mapansin nyo, puro lang tayo dyan sit up at spot-spot lang yung ating gawa sa ating pag-welding. So pagkatapos ng ating pag-sit up dyan, pag naikasana natin lahat, ipupulwid na natin yan isa-isa. So pagkatapos natin pagpupulwid, gagrindin rin na yan. At pagka-grinder pala natin, pagkatapos yung tanggalin yung mga tae-tae, kung tawagin sa ating pinag-wildingan, babapingin pa natin ng flat disc. So pagkatapos natin mapingin ng flat disc, siyempre di mawawala dyan yung mga butas-butas na maliliit, kasi manipis yung ating tubular. So applyan pa natin yan ng pulitap. At pagka-apply natin ng pulitap, sululihay natin. Pagkatapos ito na, paprimer na.